Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ang bidang gamot ay Charon! Conzase! Wow! Handa ka na bang pag-usapan ng gamot na ito? Let's do this! Yes! It's me! Topic na ating pag-uusapan tungkol sa conzase ay una, ano ang conzase? Pangalawa, ano ang epekto nito sa ating katawan? Pangatlo, ano nga ba ang epekto ng vitamin A na isang content ng conzase? Pang-apat, ilan nga ba ang recommended dietary allowance o ang kailangan ng ating katawan ng vitamin A, vitamin C, at vitamin E? Pang-lima, paano ang tamang pag-inom nito? At pang-anim, kailangan mo pa bang uminom ng vitamin E kapag umiinom ka ng conzase? Kailangan mo pa bang uminom ng vitamin C kapag umiinom ka ng conzase? At kailangan mo pa bang magdagdag ng vitamin A kapag umiinom ka ng conzase? Bago pa man natin simulan, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Ano ang conzase? Ang conzase ay isang immunobooster na vitamins. Dahil sa content nito na 5,000 IU na vitamin A, 100 IU na vitamin E, 500 mg na ascorbic acid o ng vitamin C, at 25 mg na zinc. Ang mga vitamins at minerals na ito ay pawang mga immunobooster o antioxidant. Ang conzase ay isang powerful antioxidant. Nilalabanan ito ang masamang epekto ng mga free radicals na nakakasira sa functions ng ating mga cells. Ito ang epekto ng antioxidant sa ating katawan. Ang ating katawan ay normal na nakakaranas ng tinatawag na oxidation. Oxidation ang tawag sa pagkawala o pagtransfer ng electron mula sa isang cell kasabay ng pag-gain o pagkuha nito ng oxygen. Hindi ito masamang proseso kung ang ating katawan ay nakagagawa lamang ng sapat na antioxidant para stabilize ang cell na nawalan ng electron. Ang ating katawan ay normal na gumagawa ng mga powerful antioxidant tulad ng alpha-lipoic acid at glutathione. Ngunit, dahil sa exposure natin sa mga phytochemicals tulad ng alcohol, tobacco smoke, air pollutants, fried foods, pesticide, idagdag mo pa ang radiation, UV lights, bisyo at sedentary lifestyle, mas marami ang napoproduce ng ating katawan na free radicals kisa sa antioxidant. Ito ay tinatawag na oxidative stress. Dahil ang ating katawan ay may goal na magkaroon ng stable equilibrium o tinatawag na homeostasis, magsa-strive ang nawalan na cell na maging stable. Kaya, ang mangyayari ay mag-aagawan sila ng electron na magre-resulta sa cell damage, skin aging, pagkakaroon ng mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, Parkinson's, Alzheimer's disease, heart disease, at cancer. O mas malalang epekto ay cell death o tinatawag na apoptosis. Ang ginagawa ng antioxidant ay nagdo-donate siya ng electron sa free radicals para maging stable ito. Ang antioxidant ay may superpower na mag-donate ng electron nang hindi siya nagiging unstable. Kaya, para maiwasan ang masamang epekto ng free radicals, kailangan nating mag-supplement ng mga antioxidant vitamins tulad ng vitamin E at vitamin C na pawang laman ng conzase. Ang mabuting epekto ng antioxidant ay strong immunity at pagbagal ng skin aging. Tumutulong din ito para maiwasan natin ang mga sakit tulad ng trangkaso, upo at sipon. At ang pinakamagandang resulta nito ay magbabrighten ang ating mga skin at tayo'y mag-glow kapag umiinom tayo ng conzase. Ano ang epekto ng vitamin A na siyang pangunahing content ng conzase?
Ang mga epekto ng vitamin A ay nagbibigay ito ng strong immunity. Tumutulong na maging healthy ang skin at nagsusuporta sa cell growth. Panlaban din ito sa pamamaga, iniiwasan ang cancer. At lastly, ang mabuting epekto ng vitamin A na isang content ng ConZeis ay magdudulot ito ng pagkakaroon ng malinaw na mata or ng pagkakaroon ng good vision. Sino ang kailangang uminom ng ConZeis? Sino-sino nga ba ang kailangang uminom ng ConZeis? Ang pwede lang uminom ng ConZeis ay ang mga taong 19 years old pataas. Mga taong nakakaranas ng insomnia, acne breakout, dry hair, hyperkeratosis at dry skin, paglabo ng paningin, mababang resistensya, at panghihina. Dahil ang mga sintomas na ito ay sinyalis lamang ng pagkakaroon ng vitamin A deficiency. Tandaan, bawal ang ConZeis sa mga may kidney disease at liver disease. Kung ikaw ay interesado sa specific topic about vitamin E, panuorin lamang sa video na ito. Kung ikaw ay interesado sa specific topic about vitamin C, panuorin lamang sa video na ito. At kung ikaw ay nagtataka kung bakit mas mura si generic kaysa kay branded, panuorin lamang sa video na ito. Sapagkat magfo-focus ang video na ito sa vitamin A na siyang pangunahing sangkap ng ConZeis. May dalawang uri ng vitamin A na makukuha natin sa pagkain. Ang preformed vitamin A na makukuha sa isda, meat, poultry at dairy products. At ang pro-vitamin A na makukuha natin sa mga plant-based product tulad ng gulay at prutas. Ang isang example ng preformed vitamin A ay retinol at ang example naman ng pro-vitamin A ay beta-carotene. Ang pinagkaiba nila ay may mas masamang epekto ang too much consumption ng retinol, ngunit mas safe naman ang beta-carotene. Ang sample ng beta-carotene supplement na available sa market ay Nutrawell Lutein plus beta-carotene. At ang example naman ng retinol na available sa market ay ConZeis na may lamang retinol palmitate. Ang mga pagkaing may mataas na content ng vitamin A ay ang mga green leafy vegetable tulad ng spinach, lettuce, kale, Swiss chard at parsley. Idagdag mo pa ang mga gulay at prutas. Kung karaniwan mo lang din naman itong nakakain sa araw-araw, hindi mo na kailangang mag-supplement ng vitamin A. Ilan ang recommended dietary allowance ng vitamin A? Ilan nga ba ang recommended dietary allowance o ang kailangan ng ating katawan ng vitamin A? Iba-iba ang recommended dietary allowance ng vitamin A na kadepende sa edad. Dahil bawal sa 19 years old pababa ang retinol palmitate na laman ng ConZeis, ay magfo-focus tayo sa RDA ng adult men and women. Ang RDA ng adult men ay 900 micrograms. Ang RDA naman ng adult women ay 700 micrograms. Mapapansin na ang laman ng ConZeis ay naka-international unit at hindi naka-micrograms. Ang 1 IU ng retinol palmitate ay equivalent sa 0.3 micrograms. Kaya, ang 5,000 IU ay equivalent to 1,500 micrograms. Ngunit, hindi lahat ng 1,500 micrograms ay naaabsorb ng ating katawan. Ang percent ng gamot na naaabsorb ng ating katawan ay tinatawag na bioavailability. Ang bioavailability ng retinol palmitate ay 50% hanggang 90%. Kaya, sa 1,500 micrograms na retinol palmitate na sangkap ni ConZeis, meron lamang 750 micrograms hanggang 1,350 micrograms na naaabsorb ng ating katawan. Tumpak sa recommended dietary allowance ng babae at lalaki. Tandaan na ang maximum safe dose lamang ng vitamin A ay 1,500 micrograms na equivalent ng isang capsule ng ConZeis. At ang toxic dose naman ay 3,000 micrograms na equivalent ng dalawang
kapsul ng Conzays. Kaya, bawal uminom ng 2 kapsul ng Conzays sa loob ng 1 araw. Dahil masama ang prolonged use ng high doses ng vitamin A, maaari itong magdulot ng liver disease. Paano ang tamang pag-inom ng Conzays? Ano nga ba ang tamang pag-inom ng Conzays? Ang pwede lang uminom ng Conzays ay ang mga taong 19 years old pataas. Uminom ng 1 Conzays kada araw, any time of the day, siguraduhin lamang na may laman ang iyong tiyan. Kailangan mo pa bang uminom ng vitamin C kung ikaw ay umiinom na ng Conzays? Ang sagot ay hindi. Ang Conzays content ng vitamin C na naaabsorb ng ating katawan ay 350 mg hanggang 450 mg. Tumpak ang recommended dietary allowance ng babae at lalaki na 75 mg hanggang 90 mg. Kaya, hindi na kailangang uminom ng potency o fernsy habang umiinom ng Conzays. Kailangan mo pa bang uminom ng vitamin E kung ikaw ay umiinom na ng Conzays? Ang sagot ay hindi. Ang Conzays content ng vitamin E na naaabsorb ng ating katawan ay 4.5 mg hanggang 35.55 mg. Tumpak ang recommended dietary allowance na 15 mg. Kaya, hindi na kailangang uminom ng mayrai habang umiinom ng Conzays. Sana'y kayo may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video.